Kasalukuyan nag-aaral si Martin Del Rosario sa University of the Philippines, Diliman. Ang kinukuha niyang kurso, Mass Communication Major in Broadcasting. As a classmate, si Martin talaga napakasipag. Naalala ko talaga nung Common 100 namin. Kasi nung time na yun, may ginagawa siyang teleserye. So pumasok siya sa class namin, tapos siya yung reporter, tapos may nakadikit kasi yun eh. Oh, ears siya. Nakadikit pa kasi. So parang meron kaming encantong classmate na nag-report sa amin tungkol sa history. Sa history, Sa muli naming pagkikita ni Martin, kapansin-pansin na nakabenda ang kaliwa niyang braso. Oh no, anong injury ang ano? Ito, minor injury lang siya, hindi naman siya total fracture. So, but you're okay. Okay naman, okay. You can move around, normal yes, ano. Kaya naman, kaya mag-drive. Andala, bakit ba mascom? Kasi inisip ko, 'di ba nag-RT artista? Uh-oh. So parang mas magandang malaman din yung behind the camera, diba? Mm-hmm. Saka ito na yung parang pinaka-closest kasi gusto ko yung ginagawa ko yung acting. Yes. And parang ang track ko sa major in broadcasting communication, pero ang track ko is performance. So may mga class ako like theater ganun kasi alam nila yung track ko. Habang break time ni Martin sa kanyang klase, inilibot muna niya ako sa UP campus. Okay. So ito yung isa sa mga classrooms ko dito sa Mascom. Dito tinitake up yung COM 100, Communication 100. So mahirap. Medyo madali lang naman siya kumpara dun sa iba. Kasi parang basics lang ng communication. Sa aming paglalakad, narating na pala namin ang paboritong tambayan ni Martin. Martin, first time ko sa area na to. Nasaan tayo ngayon? Dito tayo ngayon sa Mang Larry's Isawan. Favorite na tambayan ko to sa UP kasi sobrang sarap ng mga isaw nila dyan. Lagi bang ganito ang pila dyan? Dito sa ang dami, Isawan na to? Actually, ito konti pa lang yan. Konti yes. pa lang. Ang, lalo na pag mga 4 to 5 PM, hanggang dito na yung pila niyan. Alright! Ready na po ba yung sa amin? Okay. Thank you. Cheers. 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 Bilang major in broadcasting itong si Martin, dinala namin siya sa new studio ng GMA Network. Dito, susubukan natin ang skills ni Martin sa newscasting. Ito yung studio ng flash report namin. Dito nagaganap pag may mga breaking news. Dito dinedeliver ng news anchor ng GMA News. At yon ang gagawin mo sa tunay na buhay ngayon. Siyempre, complete with the outfit, no? So kukunin natin yung suit. Mukha ka na news anchor. Alright, are you ready? Take your time, Martin. Anytime. Inirekomendahan ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong murder laban sa negosyanteng si Sandy De Guzman. Si De Guzman ang pangunahing suspect sa pagpatay sa international race car driver si Enzo Pastor. Kasong parricide naman ang inirekomendahan ng isampa ng DOJ sa asawa ni Pastor na si Dalia Guerrero Pastor. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Martin De Rosario nag-uulat. Nakatitig lang ako sa'yo doon, wala ko na intindihan sa balita. Kamusta? Ang gwapo kasi ni Martin! Okay naman, it was smooth. First time. Of course, it takes practice. Pag naging, pag araw-araw mo ginagawa in my case, in your tita's case, si Connie, syempre araw-araw namin ginagawa. Araw-araw din kaming natututo, may mga bagong salita na biglang lalo pag live, bawal mabulol, no? Tapos lamang po ng regular mask. Batikang news anchor at TV host ang tita ni Martin. Walang iba kundi ang kapuso rin nating si Connie Season. Siya lang yan mismo, no? Kasi nakita niya rin siguro talaga na ito na rin naman yung kanyang linya. Nandito na siya sa broadcast industry din in a way, di ba? Ang pag-aartista, syempre sa TV, pero at least ito, kinakailangan malaman din yung behind the scenes, di ba? Sa naunang testimonya ng testigong si TO2 Edward. Pangarap mo para sa sarili at sa pamilya. Syempre gusto ko maging successful. Lahat ng dreams ko, ma-accomplish, yan. And pagdating ng panahon, yung family ko, matulungan ko din. Sa ngayon, magandang itinatakbo ng tunay na buhay ni Martin Del Rosario. Ang kanyang pag-aaral at ang kanyang showbiz career. Basta't anuman daw ang kanyang narating at mararating pa sa hinaharap, mahalaga raw sa isang tao ang hindi magbago at manatiling mapagkumbaba. Anong aral ng tunay na buhay ni Martin Del Rosario? Siguro sa lahat ng bagay, mahalaga na yung paa mo nakatapak lagi sa
parang sa ground. Diba? Maging humble pag kumbaba. Kasi feeling ko mas maraming blessing